Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng card game sa 1GB Pawns. Hindi pa po kasing 1GB Pawns, pwede naman po sila hindi gumamit na ito kasi kapag mataas naman yung processor nila, hindi naman po delay. So kayo pong mga low-end Pawns, sumunod lang po kayo sa akin. Punta po kayo dito sa may Google. Yeah, sorry ah, lobat na kasi ako kaya delay. So, ito ah. Punta kayo sa Google. Google, yan, Google. Then, search for mobile Legend GFX2. So ngayon, we're gonna go click on the PK 10. Ilalabas po ulit na ganun. Ayan, click na lang din, click na lang. Then click, kasi download yung app na yan, then install. Meron na kasi ako nun. Ayan, tapos download niya itong 40g memory booster sa my Play Store. Ayan. 40g booster. Ayan, meron yan. Meron na. Meron na kasi ako yan. So, yan. Nagamitin natin muna yan, ha. Yung naguguluhan po kayo sa tutorial ko, sorry kasi first time ko lang. Yan, so click boost, yun, na-click, makita nyo naman na-click boost. Ano. Takagamit ko lang pala niyang kani-kanina lang, kaya memory speed. X natin. Ayan ang boost, ayan. So ito naman tayo, ito. Ayan. So yun, 126.42 MB. Kakagamit ko lang na ito kasi kaya ano. Then, so, scanning na. Ayan, text natin. So, kung gusto nyo naman tumanda yung performance ng battery nyo, makakatulong naman to sa inyo. Yung battery optimizer nila. Ayan, tapos na tayo. Tapos na. Click na po natin ito. Then, ito, punta na tayo sa GFX tool nyo. Ayan. GFX tool. So, ito na. Nasa loob na tayo ng GFX tool. So, itong select natin na version is 0.11.0 GB. So ang alam po na ngayon ba sa Jeff Excel na to for PUBG lang po siya, magkakamali po kayo kasi pwede rin po kasi ito sa Mobile Legend. So ayan, sumunod lang kayo sa akin. Ito yung resolution natin, ayan 9.60. So, smooth. 60 fps, frame per second din o. Ano? And, saan tayo? Ito. This eyeball lock. Soft. Enable natin yan. So, so, accept lang natin yan, ha. Ano po kayo babalik dun sa nila? Huwag pinapagalik yan. Basta, basta ganun. So, dito na tayo sa may setting. So, kung alam niyo naman po kung paano gamitin developer option, diba? Ito lang, ha. Click-click niyo lang, then back.
developer option ko kasi nandito nakalagay sa labas. Ayan. Yun nyo lang yan. Tapos, sumunod kay sa gagawin ko. Yung lugger buffer size, I think pwede siya yung 16, pwede siyang 1 million. Pero gusto ito, default nyo, 256. So, gusto ito lang nagawin ko. Ito, flip nyo lang ito. Ito. Tapos gawin itong 5 times 5 times 5 times itong hardware accelerated rendering naman first GPU rendering open yan itong first 4 times MSAA open yan huwag itong disable HW overlays kasi pag kinopen yan dito gagana itong first 4 times MSAA tsaka itong first 4x gagamitin niya lang yan pag saglit saglitan lang kasi malulobat kayo kaagad strict mode enable open yan itong enable OpenGL traces sys trace graphics yan compute activities background process limit no background processes show alarm no? So ito active niya lang i-click niya lang kung inactive niya kung deactivate niya yung ano yung app na hindi niya naman siya bang ginagamit so ito ayan hindi ko muna itong siya bang ginagamit so mamaya pagkatapos ko maglaro i-activate ko rin siya so ayan yun na ayan so okay na. So, hanggang dito na lang po yung tutorial natin kasi umabot na po siya ng 7 minutes. So, ayun. Try nyo na lang po sa cellphone kung okay ba siya. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you!